Oh, pupunta siya ng media para sagutin niya at sabihin niya lahat na mali at kasinungalingan ang sinasabi mo. Na ibabas ka, ibabas din kami na sinungaling ang iyong sinasabi. Anong masaya mo doon? Kaya ginawa niyan sa iyo ni General Pato sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po. Okay. Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? Sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kundi presidente na lang ang pinakamataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Abot na mo sa airport, na pagdating namin sa airport, hinarang po kami yung mga kasama ko. Yung baril nila, kumpleto po yun ang papel. May PTC, may LTAP, at may permit to carry. At sinabi ng airport police na rebook na daw yung mga baril nila. So, since our late chairman lived for a while, so I'll be continuing the questions, no? Okay. I'd like to refer to the CHR. If you indeed conducted an investigation on the killing of Mayor Espinosa? Honorable Chair, magandang hapon po. Yes, Your Honor, based on the records of the Commission, there was a human rights violation case with regards the death of Mayor Espinosa in 2016, Your Honor. Can you tell us about that in full detail on the human rights violation? Ibig sabihin, hindi sinunod ng police ang kanyang constitutional right. Am I right? Your Honor, based on the resolution issued by the Commission on Bank Theft in 2016, yes, I can confirm on the records that the finding of the Commission is that there was a human rights violation committed against the deceased Mayor Espinosa, Your Honor. What was your finding? Your Honor, if you will allow me, I have a soft copy of the resolution in 2016, dated this resolution. It was resolved, and the resolution was issued dated. It's quite there. My apologies, Your Honor. It's 53 pages. That's okay. Second. Of August 2018, so it was the case was filed and docketed in 2016 and resolved in 2018. Can you just submit that to us, please? Yes, Your Honor, we can submit the resolution of the Commission and Bank, Your Honor. All right. I now would like to talk to Mr. Espinosa. Colonel Marcos, nag-peace sign na peace na ba kayong dalawa? Wala man akong hinanakit kay Karwin, sir. Peace man kami. Yung sa akin lang, sir, magsabi lang ako kung ano yung tama at saka yung totoo, sir. Okay. Ganito, no? Bago ang ibang katanungan, I'd like to ask Mr. Espinosa, nung ikaw ay sinundo ni Director General Bato de la Rosa sakay ng kanyang Land Cruiser, di ba? Yes po, Mr. Chair. Sabi mo, sayo mo sa amin dito na ikaw ay nasa likod at napapagitnaan ka ng dalawang pulis. Tama ba? Yes po, Mr. Chair. At pagkatapos niyan, ay nag-usap kayong dalawa, ang dalawang pulis ay pinalabas
Nasa loob ka ng kotse, correct? Pwedeng ulitin po, Mr. Chair. Ang banggit mo ay kinausap ka ni General Bato doon sa loob ng kotse ba? Oo, doon po sa loob ng sasakyan, Mr. Chair. So pinalabas na yung dalawang police, kayong dalawa na lang nag-usap? Hindi po. While nag-moving kami, nagsasalita siya. Nagsasalita siya? Mr. Chair. So andun pa yung dalawang police? Andun po. Nabanggit mo rin na yung nanay mo nandun? Yung nanay na nandoon, doon po yun sa EIDG na opisina po. Okay. Kung saan ako naka-detain. So inulit ba ni General Bato ang utos niya sa'yo? Opo, Mr. Chair. So ibig sabihin, ang unang utos niya ay ginawa niya nung nasa kotse kayo? Opo, Mr. Chair. Pangalawa, inulit niya to doon nung naka-detain na? Opo, Mr. Chair. Narinig lahat ito ng mami ko at kapatid ko. Sinong mami yung tinutukoy mo? Yung mami ko po ay si Salipa E. Espinosa at yung kapatid ko na si Mariel E. Espinosa. O, inimbitahan po namin dito yan para mag-testify kung tama po yung, kung makorroborate po yung inyong sinabi na po. Opo, Mr. Chair, pero may hilingin sana ako kasi may nangyari kasi sa nung kami ay papunta dito, may nangyari sa airport. Nihangyo ra ko sa ako ang parente nga ubani ko ninyo sa kay mad na ko imbitasyon sa Congress. Gidana ko sila nya kanang mga tawhana puro na naay pusil. So pag abot na mo sa airport na pagdating namin sa airport hinarang po kami ayong mga kasama ko. Yung baril nila kumpleto po yun ang papel, may PTC, may LTAP at may permit to carry. At sinabi ng airport police na rebook na daw yung mga baril nila. So nagkaroon ako ng kaba kung bakit timing. Ilan yung kasama mo? Walo po. Walo kasama yung mami mo at kapatid mo? Hindi. Yung itong pagpunta ko ngayon dito ba, Mr. Okay. Chair? Okay. Ang sabi niya, Chairman na Abante, is that nung papunta siya rito to appear before the quad, may kasama siyang mga kamag-anak niya na lahat ay merong LTAP, no, yung license to own and possess yung firearms at saka permit to carry. Pero may nangyari raw dun sa airport na kung saan sila nag-take off. No? Ang sinabi yata ay na-revoke yung kanilang LTAP, no? Yung LTAP ng mga armas. Pag-imbitahan po sila, yung mama at kapatid ko, hilingin ko po sa Quadcom ang seguridad at security ng ang pamilya ko po. Kasi, Mr. Chair, we can promise that, correct? Yes, we can. We can promise that. At magsabi na maghiling na rin ako sa inyo kasi nasabi ko na sa Mr. Chair, pwede matanong sa PNP kung bakit nangyari na ganun na bigla-biglang hinold yung mga baril ng mga kasama ko na kumpleto naman sa dokumento. At humihingi ako sa inyo ng protection sa aking pag-uwi. Pagkatapos nitong hearing na to, sa aking pag-uwi, ng seguridad na makarating ako na buhay sa bahay po namin. Mr. Chair, we can provide that, correct? Yes, we are making arrangements right now as requested by the lawyers of Mr. Espinosa. Bigyan na ka namin ng feedback maya-maya. Salamat po, Mr. Chair.
Okay, so pagkatapos niyan, you could be able to bring with you your mommy and kapatid, no? Yes po. All right. Sinabi sa iyo ni General Bato de la Rosa. Ito importante kasi si JK. Na sinabi na aminin mo na ikaw ay drug lord, correct? Yes po. Pero hindi ka drug lord? Hindi ako po drug lord. Naging addict lang ako. Okay. Ibig sabihin, ikaw ay user. Hindi user. Ka drug lord. Opo. Tama po. Gusto kong tanungin ang PIDEA, no? Yung PIDEA, nakalagay pa ba siya sa listahan na siya ay drug lord? O tinanggal nyo na? He is still listed, Mr. Chairman, Your Honor. So, naniniwala kayo na drug lord siya? Can I just be clarified? Can I just make a clarification, Sige. Your Honor? Yes. Sige. What I was trying to explain, Your Honor, was that, of course, we know now that there were and there are three lists. The first list, the second list, and the third list. In the first list, the names of the father and son are already listed as drug lords. This list, this first list was not validated yet when it was first presented. However, after the August 2020 listing, confirm my intel? Yes, sir. After the August 2020 listing, which is now the third list, that list was later on starting to be validated. Kasi po may process, Your Honor. Ed. Was it amended? No. Only validated? No. When it is validated or when it is being analyzed, Your Honor, that list, there are three recommendations. One, once a name is delisted. Two, the name is placed on suspense file. And three, it is going to be retained. The names of the Espinosas remained in that list, although later on the father was now negated. Neutralized. Negated, Your Honor. I'm sorry, I don't have to use the word neutralized. So it means that Mr. Kerwin is still active in your list? Yes, Mr. Chairman. Is he being investigated? We are monitoring him. Is he under surveillance? Yes, Mr. Chairman. Okay, Mr. Kerwin, narinig mo? Yes po, so anong Mr. Chairman. So anong gagawin mo ron para ma-clear yung pangalan mo sa list? Mag-request ako sa ating kapulisan at sa PIDEA. Maglagay sila ng detachment doon sa gilid ng bahay ko. At ako ang mag-provide ng pagkain po para ma-totally ma-monitor nila talaga ako. Oh, hindi lang yun. Can you not ask your lawyers to do something about that so that your name will be delisted from the PIDEA list? Because he's still there. And as long as your name is still there, you'll be monitored and surveilled upon and later on be investigated. Hindi lang po yun, Mr. Chair. Pati yung buhay ko, namimiligro pa rin. Okay, let me ask the lawyer, attorney. Tama ba yung nabanggit ko? What can you do something about that to delete his name kung talagang hindi na siya drug lord? Kaya sinasabi niya, hindi na siya drug lord eh. So what should he do for him, his name to be delisted from PIDEA because he's still active? Adapter number, Mr. Chair. Ang alam ko po dyan, just like the ordinary drug watch, drug list ng ordinary PNP, watch list, or listing ng PIDEA or NBI, that is internal policy po nila yun eh. Memo nila yun according to Intel report. But I think the PIDEA should look into the number of cases that were dismissed which were based only on information relayed by coerced witnesses who never testified in court. Na-file po yung mga kaso kay Mr. Espinosa based on the affidavits of detainees and confession. Wala pong independent relevant evidence
about the drug activities? Yeah, well, there might not be, but still, officially, he is in the list. I would not know if there is such thing, Mr. Chair. Are you not going to do something about it for him to be delisted? If indeed, hindi ka na drug lord. Am I right? Hindi ka talaga drug lord. User ka lang. Opo, Mr. Hindi ka na gumagamit ngayon, correct? Hindi na po. For how many years now? 22 years na po na hindi na ako gumagamit ng droga po. Napansin ko, meron kang tato. No. Meron po akong tato. Tattoo mo dito lang o buong katawan? Hindi po. Dito lang sa braso ko. Kailan ka nagkaroon yan? Nung nakulong ako last 2008. Nung nakulong ka, user ka pa? User po ako doon. Pero talagang sinasayang mo ngayon, dito sa committee ito, na hindi ka drug lord. Yun ang gusto kong malaman. Hindi po ako drug lord. Gusto kong tanungin si Colonel Marcos. Naniniwala ka ba sinabi ni Mr. Kerwin na hindi siya drug lord? Kailanman hindi siya naging drug lord? At hindi siya drug lord ngayon? Una, sir, yung declaration niya, sir, na hindi na siya drug lord ngayon, siya lang po nakakaalam nun, sir. Ngayon, ang makakasagot po niyan, siguro yung PNP drug enforcement natin. Ang tanong ko sa'yo, dahil personally, kilala mo siya eh. Ang pangalawa, sir, sa Senado po, sir, during the time na nag-senate hearing kami, inamin naman niya na drug lord siya. Confessed drug lord. Kailan niya inamin? Nung Senate hearing, sir. Well, inamin niya. Way back 2016. Inamin niya sapagkat sinabi niya dito, binago mo yung iyong testimony, di ba? Yes po, Mr. Chair. Now, let me ask you a question now. Batay dun sa sinasay mo, Colonel Marcos, no? Yung testimony mo sa Senado ay ayon sa sinabi sa'yo ni General Bato. General Bato po. Correct. Opo. Ngayon, dito sa amin, iba na ang testimony mo. Opo. Yes po. Pakisabi mo sa amin, sa taong bayan, kung dapat kami maniwala sa iyo. Ibig sabihin, hindi dapat paniwalaan yung testimony mo sa Senado. At ang dapat paniwalaan yung testimony mo rito. Para sa taong bayan, kasi nung panahon na nag-testify ako sa Senado, may nangyari na pananakot, may fair sa buhay ko. At pinatay na ang papa ko on that time noong hindi pa ako nag-testify sa Senado. Kaya yung plano, sinunod ko na lang talaga para lang ma-save ang buhay ko at ang buhay ng aking pamilya, lalo na sa aking mga anak. Kaya inamin ko doon kahit walang katotohanan dahil sa takot na tinatakot ako na baka ako ang masunod sa aking ama na pinatay ng mga PNP. Therefore, Mr. Kerwin, dito sa aming committee ngayon, binabanggit mo ang katotohanan na ikaw ay natakot sa buhay mo nung sinabi sa iyo ni General Bato de la Rosa na may mangyayari sa iyo kung hindi ka mag-testify ng ganun. Tama ba ako? Opo, Mr. Chair. So pwede bang pakisahin mo ngayon na ang talagang nag-utos sa iyo na sabihin ang testimony mo doon sa Senado ay si General Bato de la Rosa? Exactly, Your Honor. Siya talaga ang nag-utos sa akin at nagplano kung ano ang mga sasabihin ko doon sa Senado. Hindi katulad dito na nandito ako sa Quadcom ngayon, wala pong sino man na nag-udyok, kundi ako ang sarili ko dahil nakita ko sa TV na marami nang lumulutang. At na-feel ko ngayon, sa panahon na yon, na
talagang inusisa ang AGK sa ating bayan. Marami. Kasi, alam mo, Mr. Kerwin, sasagutin yan ni Senator Bato eh. Oo. Pupunta siya ng media para sagutin niya at sabihin niya lahat na mali at kasinilingan ang sinasabi mo. Hindi lang yun ha. Marami siyang DDS trolls eh. Na ibabas ka, ibabas din kami na sinungaling ang iyong sinasabi. Ano maasahan mo doon? Inaasahan ko na yun na i-deny talaga niya. At ang mga trolls niya, naghanda na ngayon kung ano ang ipalabas nila sa social media at sa mga kwento na gagawin nila. Okay. Ang napanggit mo rin, kaya ginawa niyan sa iyo ni General Bato, sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po. Okay. Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? Nakakataas sa kay General Bato, sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kundi presidente na lang ang pinakamataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Paano mo nasabi yan sa palagay mo? Kasi yung itong mga nangyari na mga EJK, kampante ang mga kapulisan maliban lang sa mga matino na pulis na dadamay sa mga kabalastugan ng mga pulis na hindi nahihiya na gumawa ng karahasan, inabuso ang kanilang uniforme na gumawa ng patayan dito, patayan doon. Parang mga hayop na lang ang tingin nila sa mga drug related. Hindi nila binigyan ng pagkakataon, hindi nila binigyan ng tamang due process na pwede namang magbago ang tao. Kaya ngayon ang Pilipinas nakilala sa buong mundo sa maitim na background dahil sa patayan, sa extrajudicial killing. Okay. Palagay mo, sino ang nag-utos para ipapatay ang papa mo? Tayong mga Pilipino, nakita natin sa TV na ang dating presidente nagsasabi na patayin niya lahat ng mga narkolis. So, sa pagkaintindi ko, siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko. So, naniniwala ka na ang dating pangulo ang nag-utos na ipapatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Oh, bukas, lahat ng DDS troll, titirahin tayo. Tama. Okay lang yun. Basta ang sa atin, ang katotohanan lang. At hindi naman mga bata ang lahat ng Pilipino na naniwala sa senaryo nila, Mr. Chair. Colonel Marcos, pakilagay nga sa ating LED monitor dito yung picture na ipinalabas ng ABS-CBN News na ang title ay Cop Called Soko Before Espinosa Was Killed. Pakilagay nga po dyan sa ating monitor. Ito, nasa pahayagan po ito, no? Hindi, I'm not referring to the presentation of the Senate. I'm referring to this news issue. Totoo ba ito na merong soko na bago pa pinatay si Mayor Espinosa? Yun ang gusto kong tanong dyan. Hindi po totoo yan, Mr. Chair. Na-refute na po yan kasi nagkaroon po ng misunderstanding tungkol po doon sa oras, pero na-verify din po ni chairman ng committee doon sa Senate na
based nung makuha nila yung CCTV sa DPWH, during that time, nakita nila yung totoong oras, kung anong oras po dumating yung SOCO, sir. Eh, wala na nga CCTV, Mr. Kerwin, di ba? Ang testimony mo, walang CCTV ron sa prison mismo, eh. Tama? Yun ang sinabi sa akin ng mga detainee na nandoon sa pangyayari. Yung mga witness doon sa loob, sinabi na tinanggal yung CCTV. Yung hard drive, pinatay. Sino ang nagtanggal ng hard drive? Yung mga operatives po. So, Colonel Marcos, palagay mo kaya totoo itong sinasabi ni Mr. Kerwin o hindi? Totoo po, sir, na walang CCTV po doon sa loob ng jail. Pero yung I'm referring to the CCTV on the adjacent building of DPWH. Yun po yung kinuha po na so CCTV. Doon sa pagpatay mismong lugar ni Mayor Espinosa, iyong binabagin na totoong walang CCTV. Wala pong based doon, sir, sa investigation, sir, ng IAS, kasi nag-conduct sila ng investigation doon sa area, na find out nila doon sa logbook ng Baybay City Jail that the CCTV was under repair, sir. Nakasa logbook po yun, sir. Okay. Kaya po wala pong CCTV sa loob. Okay. Ngayon, Colonel Marcos, ilang pulis ang dapat humuli kay Mayor Espinosa? Ilang pulis ang pumasok doon sa selda? I believe, sir, 19 kami, pero yung pumasok, sir, isang team lang. Nasa labas po kami. Nandun ka? Nandun ka? Nandun po ako, sir. Ibig sabihin, ikaw ang leader? Yes, sir. Okay. I supervised the operation, sir. You did. 19 ang pulis, pero yung pumasok ilan? Around 7, sir. 7? Yes, sir. Kasi joint namin yung maritime group. Yung maritime group, sir, na kasama namin, na nakipag-joint doon sa operation, outside perimeter security lang sila, sir. At naka-full battle gear kayong lahat? We were armed with M16 and our service firearms. Ayun, oo. Apa. Full battle gear kayo, 7 kayo, pumasok kayo para arestuhin ng isang tao. Sir, opo sir, pero hindi ako kasama sa pumasok, sir. Ang alam ninyo na merong tinatawag na agreement itong mga jail guards with the late mayor. Totoo ba yan? Yung jail guards. Bali, sir, nung in-implement namin yung search warrant at pre-present po doon sa gate ng Baybay Provincial Jail, ayaw po.